Toyo. Toyo. Next question, Ivana, may artista ka na ba na nakaaway? Wala akong nakaaway. May nangaaway sa akin. Pero ako, never ako nakipag-away sa kahit sinong artista. Kasi, ano eh, kailangan mo rumispeto at kailangan mo makisama sa showbiz world and everything in world. Everything world. Nag-start kasi ako noon sa ABS, nag-taping-taping. Nandun ako sa Sino May Sala. Tapos nagkaroon ako ng parang guesting. Doon yung sa ABS nag-taping. Tapos, nakaupo lang ako sa dressing room. Marami kami doon. Kasi parang sama-sama kami sa dressing room na yun. So yung kasama kong PA, lumabas siya kasi hindi na siya kasha dun sa dressing room namin and kailangan lagi siya malapit sa akin kasi syempre, kapag may kailangan ako, kapag magbibihis, mga ganun. Lumabas siya, tapos may nakita siyang upuan dun sa labas. Nagpaalam naman siya dun sa tao sa loob. Sabi, pwede ba makiupo lang para malapit siya sa akin? As in, tapat lang kasi siya. So sabi ng tao sa labas, oh naman, sige upo ka. So umupo lang siya doon, nag-aantay siya. Kung hari, tatawagin na kami o ano. Hindi pa kami nagsisimula nito. So nag-aantay lang ako doon, nakaupo ako doon. Tapos biglang may sumugod na batikang host. And then humugod siya. Tapos lagi ko siyang pinapanood nung bata ako. Kaya idol na idol ko siya na nakita ko. Parang napangiti ako. Tapos parang pinagsisigawan niya ako doon sa dressing room sa harap ng ibang artista. Tapos parang sabi ko, hala. Sabi niya, yeah! Why are you alone? Your person is in my room, ha? Bawal kayo pumasok sa dressing room ko. Bastos! Kaya ang dami yung sinabi. Tapos parang naalala ko yung reaction. Sorry po. As in, sorry ako na sorry. Tapos sobrang naano ako kasi parang sa harap ng ibang artista. Sobrang pinapahiya ako. As in, yun yung pinaka ano. Pero yung ano na yun, ako yung inaway. And then, hiyang-hiya ako noon. Umiyak ako, tapos tumawag ako kay mama. Sabi niya, okay lang yan, hiya mo na. Kasi wala naman talaga akong ginawang mali. Kaya hindi ko maintindihan bakit ako yung pinuntahan doon at pinagsisigawan sa harap ng ibang artista. Pero syempre, you still have to show respect and you still have to be professional. Kaya ano na lang, kinausap na lang niya ako. Na, uy, iba na. Alam kong bago ka sa ganito, pero bawal naman yan. Mas ma-appreciate ko yun, diba? Hindi naman ako mahirap kausap. Pwede mo naman ako tawagin. Or tapos gawan mo ko yung tayong dalawa lang. Pero sa harap ng maraming tao na wala naman akong ginawang masama. Yun lang yung hindi ko malimutan talaga. Isa sa mga experiences ko starting out in showbiz. Anong pangalan? Wag na. Ano? Pero ayun nga, wala na akong hard feeling sa kanya. Nakamove on na. Pero first letter. Letter M. Host ng ABS. Mona? Maybe mama. Mama. Alright. Ivana Alawi, inaming minsan ang pinahiya ng kapwa artista. Pero bago tayo magsimula, huwag kakalimutang mag-subscribe, araw-araw tayong na-upload. May mga nasasabing ang tinutukoy ng nasabing vlog ni Ivana ay ang kilala ding si Mariel Rodriguez Padilla. Vinyl ika ni Ivana Alawi ang isang yugto ng kanyang karera bilang artista kung saan pinagsisigawan umano siya ng kanyang kapwa artista. Sagsagot o lagot, hamon kung saan kailangan uminom ng isang kakaibang inumin tuwing pipiliin hindi sagutin ang isang issue. Inamin ng kapamilya star na minsan ay inaway siya ng isang kapwa artista na naglalabas sa kanya ng isang host. Ito ay matapos tanungin siya kung may inaway na siyang artista noon. Pag-amin ni Ivana, nagsimula pa lamang siya sa showbiz noong nangyari ang insidenteng iyon. Ani Ivana, pinagsisigawan siya ng nasabing host nang isama niya ang kanyang personal assistant pa, malapit sa kanyang dressing room na pinaghahatian umano nila ng iba pang artista. Wala akong nakaaway, may nang-away sa akin, pero ako, never ako nakipag-away sa kahit na artista kasi kailangan mo rumespeto at kailangan mo makisama sa showbiz world, Ani Ivana. Nag-start kasi ako noon sa ABS. Nagte-tapping-taping, nandun ako sa Sino Ang May Sala. Tas nagkaroon ako ng parang guesting. Dun yun sa ABS nagte-tapping. Tapos nakaupo lang ako sa dressing room. Marami kami dun kasi parang sama-sama kami sa dressing room na yun, pagpapatuloy ni Ivana. So, yung kasama kong pa. Lumabas siya kasi hindi na siya kasha dun sa dressing room namin and kailangan lagi siyang malapit sa akin kasi syempre pag may kailangan ako, magbibihis mga ganon. Lumabas siya tapos may nakita siyang upuan dun sa labas. Nagpaalam naman siya dun sa tao sa loob, Anya. Sabi niya, pwedeng makiupo lang. Para malapit lang sa akin kasi tapat lang kasi siya. So sabi ng tao sa labas, oo naman sige upo ka. So umupo siya dun. Nag-aantay siya kung tatawagin na kami o ano. Hindi pa kami nagsimula ni Tate, so nag-aantay lang ako dun, nakaupo lang ako dun. Tapos biglang may sumugod na batikang host, dagdag pa nito. Si Ani Ivana, idolo niya ang nasabing host kaya hindi niya aakalain na mangyayari iyon sa kanya. Palagi ko siyang pinapanood noong bata ako kaya idol na idol ko siya. Noong nakita ko, parang napangiti ako tas parang pinagsisigawan niya ako dun sa dressing room sa harapan ng ibang artista tapos parang sabi ko, hello. Tapos sabi niya, why is your pa in my room, ha? Bawal kayong pumasok sa dressing room ko, bastos. Ang dami niyang sinabi, sad ni Ivana. Humingi pa umano siya ng patawad sa nasabing host ngunit hindi nawala sa isip niya kung paano siya ginawa sa kanya sa harap ng ibang artista.
Pagkatapos naalala ko, yung reaksyon ko nun, sorry po. Sorry po. As in sorry ako ng sorry. Tapos sobrang, na-offend ako, kasi sa harapan ng ibang artista pinahiya ako, ani Ivana. Hindi umano napigilan ni Ivana na maiyak noong nakaraang karanasan. Sabi pa niya, mas gugustuhin umano niyang pagsigawan siya ng kanilang dalawa lamang kaysa gawin ito sa kanya sa harap ng ibang tao. Aniya, umiyak ako nun tapos tumawag ako kay mama. Ang sabi niya, okay lang, yan. Hayaan mo na, kasi wala naman talaga akong mali. Kaya hindi ko maintindihan bakit ako pinuntahan doon at pinagsisigawan. Kailangan mo pa rin magpakita ng respeto at maging profesional. Sana kinausap na lang niya ako noi, Ivana. Alam kong bago ka sa ganito, pero bawal ka sa ganyan. Mas ma-appreciate ko, yun, diba? Di naman ako mahirap kausap. Pwede mo naman ako tawagin or sigawan mo ako ng tayong dalawa lang. Pero sa harap ng maraming tao na wala naman akong ginawang masama. Yun lang ang hindi ko malimutan. Isa sa mga karanasan ko na nagsisimula sa showbiz, dagdag pa niya. Bagamat hindi niya ito pinangalanan. Naniniwala ng maraming netizens na si Mariel Rodriguez Padilla ang tinukoy ni Ivana sa kanyang vlog. Si Mariel yan. Naalala ko ang episode na iyon sa Showtime na inaasar nila siya dahil nagalit siya sa dressing room lol siya ay nakabuntis din sa oras na iyon, ani ng isang netizen. Yes, Kate nalalala cute sa street after ng commercial gap sandy ni Vice Warla Edo si Mariel Kate di Potty Pose ang show nakaabang na ang sunod na artiste na si Ivana, saad naman ng isang netizen. Si Miriam Said Samir Marbella Al-Alawi, ipinanganak noong 25 ng Desyembre taong 1996 na mas kilala sa kanyang screen name na Ivana Alawi, ay isang Pilipinong Moroccan na aktres, modelo, YouTuber. Si Alawi ay isang kakumpetensya ng 6 na panahon ng Star Trek ng GMA-7 na ipinalabas noong 2015 at pinirmahan kasama ang GMA Artist Center. Noong 2018, lumitaw si Alawi bilang Rina sa Precious Arts Romances Presents ng ABS-CBN, Araw Gabi. Makalipas ang isang taon ay lumitaw siya bilang Amor sa Ang Provinsyano. Nagdebo ng pelikula sa pelikulang Open at kalaunan ay naipasok sa Metro Manila Film Festival entry na 3 Paltrow Bowl, Huli Ka Balbon, at lumitaw bilang Lolita sa Sino Ang May Sala, Mia Culpa. Kung saan iginawad sa kanya ang pinakamahusay na bagong babae na pagkatao sa 33rd BMPC Star Awards para sa telebisyon. Noong 7 ng Pebrero taong 2020, lumagda ang Alawi ng isang 2 taong eksklusibong kontrata sa ABS-CBN. Pagkatapos ay inihayag na siya ang magbibida bilang titulo papel sa Ang Lihim Niligaya ngunit binitiwan niya ang papel noong huling bahagi ng 2020 at pinalitan ng aktres na si Eric Gonzalez na. Nagbibigay sa serye ng isang bagong pamagat na La Vida Elena. Si Alawi ay may 3 magkakapatid, ang bunsong dito ay si Mona Luis Rey. Ipinanganak sila sa isang ina na Pilipino at isang amang Moroccan. Si Alawi ang 3 sa 4 na magkakapatid. If nagustuhan nyo ang aming mga video, huwag kakalimutang mag-subscribe sa aming channel para palaging updated sa ating pinakabagong uploads araw-araw. Salamat kapaw!